Tinatawag siyang The Flash dahil sa kanyang malakidlat na bilis at leksi sa hardcourt. Two-time PBA champion, 1997 PBA All-Star MVP, ang isa sa pinakamatagal na naglaro para sa koponan ng Ginebra at isa din sa mga pinakasikat na naging manlalaro nila. Siya po si Bal Viray David Jr. o mas kilala sa tawag na Bal David. Siya naman po ang kakamustahin natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. At sana po ay napanood nyo na din ng iba pang mga dating manlalaro na atin na ding naitampok. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. Si Bal po ay tubong Quezon City at unang gumawa ng pangalan noong siya ay naglalaro pa para sa eskwelahan ng UST kung saan bahagi siya ng back-to-back champion team nila noong 1993 at 1994. Dito ay naging kakampi pa niya sina Dennis Espino, Chris Cantonhos at Ray Evangelista. After ng kolehiyo ay naglaro muna ito sa amateur league na PBL para naman sa team ng Stag kung saan muli niya itong napagkampyon. Dahil dito ay nagbukas sa kanya ang pinto ng PBA at taong 1995 ay nakakuha siya ng koponan ng Sunkist Orange Juicers bilang kanilang round 3 pick, nga lang ay hindi agad ito nabigyan ng kontrata. Dahilan naman upang kunin ng Ginebra ang kanyang serbisyo kung saan matapos pa ang isang taon ay sinundan naman siya ng kanyang kakampi sa amateur league na si Marlo Aquino. Nag-umpisa muna siya bilang backup ng veterano nilang point guard na si Pido Jarencio bago kalaunan ay siya na ang naging kanilang primerong gwardya. Unti-unting umangat ang laro ni Bal at nag-umpisang tumaas ang kanyang kumpiyansa sa patnubay na rin ng kanilang playing coach na si Robert Jaworski. Sa mga panahon na ito ay makailang hindi malilimutang laro at panalo rin ang kanyang nagawa na tumatak na sa isipan ng marami nilang fans. Taong 1997 na sa tulong niya ay nasungkit nila ang kampyonato na huli nilang natikman 6 na taon na ang nakararaan. Nang tuluyan namang pumasok sa politika si Sonny Jaworski noong 1998 ay isa-isa na ring naglipatan at nag-alisan ng kanilang mga manlalaro at tanging si Bal David na lamang ang natira sa kanyang mga kasabayan. Dahil naman dito ay halos siya na ang naging mukha ng prangkisa bago magdatingan ang kanilang mga bagong manlalaro. Inabutan pa niya ang tambalang Kagiwa at Helter Brand kung saan isang kampyonato pa muli ang kanyang nakuha noong 2004 bago unti-unting tinamaan ng mga injuries. Taong 2006 naman na sa edad lamang na 33 ay nagpa siya na itong magretiro na labis namang ikinabigla ng marami niyang tagahanga. Sa kanyang pag-alis ay tuluyan na ngang nagtapos ang tinatawag nilang Jaworski era. After ng kanyang retirement ay sinubukan pa niyang pasukin ang mundo ng pagko-coach at makailang koponan din sa PBL at PBA D-League ang kanyang pinagsilbihan. Nga lang ay mas nagustuhan niya ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan, dahilan naman upang itatag niya ang Flash Bowlers Camp na naglalayong hikayatin at gabayan ang mga kabataang nahihilig din sa paglalaro ng basketball, kung saan kanya pa rin itong ginagawa magpasa hanggang ngayon. Bukod dyan ay aktibo rin siya sa paglahok sa mga PBA Legends Foundation Games na ginaganap sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Isa't kalahating dekada na nga po mula nang siya ay magretiro sa paglalaro, ngunit para sa kanyang mga tagahanga, parang kahapon lamang ang nagdaan. Patunay lang ito na bagamat mabilis lang lumipas ang panahon, ang alaala naman ng kahapon ay nananatili sa ating puso't isipan magpakailanman. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan nyo ulit ako bukas ng alas 3 ng hapon at balikan at kamustahin ang ilan pa sa mga iniidolo nating manlalaro noon at ngayon. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ang video na ito para din sa kaalaman ng iba pa nating mga kabasketball. At syempre, mag-subscribe dahil araw-araw may bago tayong PBA trivia na ilalabas. Hanggang sa muli!
shot.